Ayun, hello guys. So, good morning. Quick review lang tayo dito sa Kawasaki Barako 3. So, pasensya na, medyo maingay at tabing kalsada. So, simulan natin dito sa instrument panel. So, kung mapapansin nyo, medyo maliwanag. Medyo iba na yung design niya kumpara dun sa previous na Barako 2. So, mas maganda yung design niya, then pinaghiwalay yung left signal indicator tsaka right signal indicator. Then, isa pang nadagdag is yung, since FI na nga to, diba? Nadagdag is yung engine warning indicator. So, nandito siya sa fuel gauge. Ayun. Ayan, so ayan. Then, sa switch naman, nadagdagan siya ng hazard. Ito lang. So, ayan, kung mapapansin nyo, naka-hazard na siya. Then, pero nawalan naman siya ng headlight switch. So, kung mapapansin nyo to, pagka-start pa lang is headlight na. So ayan, kung mapapansin nyo, pagka start pa lang, naka headlight na siya kagad. So safety precaution din yun ng mga manufacturer para kapag nasa kalsada is kita agad yung mga motor. So requirements na din siya ng LTO. Then dito naman tayo sa baba. So ito, FI na siya, wala na siyang carb. So fuel injected na siya. Ito ang ano niya, throttle body. Then ayan, kung mapapansin niyo, puro sensor na siya. Ito, may sensor na rito. Itong dating mga may takip lang sa Barako 2. Then ito na bago yung style niya, kung di ako nagkakamali, is cooling system siguro to. So, lalagyan ko na lang din ng picture ng luma na Barako 2. Then, ano pa ba? So, sa fuel tank nga pala nito, same din, 12 liters. Kung mapapansin nyo, mas malaki lang siya kumpara dun sa nauna. Iba na yung design niya. And then, 177cc pa rin siya. Ganun pa rin yung speed niya, 4 speed, constant mesh. Then, binalik nila tong silver na kulay ng engine. So, para sa akin, mas maganda naman to kaysa dun sa black. Then, sa engine oil cover, nilagyan nila ng logo ng Kawasaki. Then, sa muffler naman, kung mapapansin nyo, may sensor na din siya. So, since FI nga to, computer box. So, ganun talaga, maraming sensor. Then, meron na rin siyang, kung di ako nagkakamali, catalytic converter to, para yung emission is mas malinis, no? For our surroundings din naman yun. Ano pa ba? Then, tail light na bago din. Then, ito, sa top 1 naman, ito yung loob niya. Hindi ako sure kung ito na yung pinakang computer box, pero palagay ko then sa sprocket naman, installed siya with sa rear sprocket is may 44 teeth, then sa front is sinilip ko to, meron siyang 15 teeth. Check natin na ulit. So ayun, sa front sprocket niya is 15. Medyo malaki na siya, so
pwedeng pwede nang hindi palitan kahit kasahan na ng sidecar. So ito kaya pala binidyo ko na rin eh, malapit na rin kasahan, bago kasahan. Then ito, puro sakit na siya, syempre. FI na nga siya, yun lang no. The rest, parang same na rin sa Barako to. Engine na ito, palagay ko pareho lang din eh. Ewan ko lang sa clutch, pero palagay ko same lang din. So, ang price nga pala nito is pag electric, 93,000 yung cash. Then, ang alam ko, pag installment is 10,000 yung down niya, then around 4,500 yung monthly. Pag kick naman, walang electric, ang cash price niya is 89,000. Then, alam ko, around 10,000 din yung down, then 4,000 monthly, mga ganun. Siyempre, depende naman sa dealer yan. Then, ang kulay nga pala nito, sa electric, color blue lang siya ang available. So, as of now, yun pa lang ang available ng electric, color blue. Then, sa kick naman is, ang available lang is black. Then, review ko nga pala dito, napansin ko dito sobrang init niya pag ginagamit sa right side. Sabagay, mainit din naman yung Barako 2, kaya dapat magsasapatos talaga tsaka pants eh. So ito, pakita nga pala natin yung battery, installed siya with ano. So yung battery installed with maintenance free na battery. So ayun. Then ito, may mga fuse. Madami siyang fuse. Ito, may may fuse dito and may fuse dito. Then may isa nakasulat, spare. Masyado hindi mabasa ng camera natin. So may isang spare siya dito. 10 amperes itong mga to eh. 10 amperes para sa kali lang ah, hindi mabasa. So itong gitna is para sa lamp, then itong pangatlo is para sa ignition, then ito naman sa kabila is para sa fuel injection naman. So yun lang. So far maganda siya gamitin no, malakas siya, sarap gamitin. Kaso lang pag mabagal ang takbo niya, parang pumipitik-pitik yung injector niya. Parang gusto niya laging high RPM yung ano. Yun lang, sana ma-resolve yung issue na yun pag mabagal. Medyo parang nag-automatic siyang nag-off, or parang medyo binabawasan niya yung release ng gas pag sobrang bagal talaga. Kaya nagre-result ng parang kumakadyot-kadyot. Yun lang, no? So far, good naman. So, yung mga may balak bumili dyan, no, kuha na. Baka maubusan pa. Sa paghahanap ko nga pala, ang available siya sa Motor Trade. Sa meron din yata sa ibang dealer, pero hindi pa ako nakakita eh. Puro Motor Trade lang yung nakitaan ko. Siguro maaga sila nag-order. Ayun lang, good day mga paps. So kung may gusto kayong ipa-review sa akin, message nyo lang. So ito yung right switch nya. Wala na yung on off ng headlight natin. So switch, ganun pa rin. Susi. Ito ang itsura ng susi nya. Maganda naman. So sound check. Ito pala, pagka on mo, kailangan lahat ng lights umiilaw, no? Sa start. Ito. Sa una lang to iilaw yung engine warning indicator, then
After mawawala naman na yan. So on natin. So one click lang siya, no? Then mataas yung minor nya. So ganoon naman talaga pag FI. So medyo madumi lang, maulan ngayon mga paps. Hindi pa natin nililinis eh. Pubs nya pala, same lang din. Black pa din, negro kung tawagin. For me, sana ibalik din nila yung gray. Kasi pag naluma yung black, medyo hindi na maganda tignan. Pag puro gas-gas na, hindi na maganda tignan. Compare dun sa silver, hindi masyadong halata. So yun lang. Magandang araw sa inyo. Salamat.